Si Jose Rizal ay isang doktor, manunulat at reformista. Ito ang ilan sa pagkakakilala natin sa pambansang bayaning si Jose Rizal. Sa kabila ng pagsulong niya ng mapayapang reforma noong panahon ng Kastila, naging inspirasyon siya at ang mga akda niya ng revolusyon para sa kalayaan ng Pilipinas. Pinakamahalaga dito ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo, mga nobelang naglantad ng mapang-abuso, pamamalakad ng mga dayuhan. Isa rin siya sa mga leader ng kilusang propaganda at tagapagtadag ng La Liga Filipina nang sumiklab ang himagsikan noong taong 1896, idiniin siya sa nanakibahagi dito at sa kahinatulan ng kamatayan. Sa gabi, bago siya barilin sa Bagumbayan, isinulat niya ang kanyang huling akda, ang tulang Mi Ultimo Adios o ang huling paalam. Ang nobelang El Filibusterismo, literal na ang Filibusterismo. Ang paghahari na kasakiman ay ang pangalawang nobelang isinulat ng pambansang bayani ng Pilipinas na si Jose Rizal, na kanyang buong pusong inaalay sa tatlong paring na lalong kilala sa bansag na Gomburza o Gomez, Burgos at Zamora. Ito ang karugtong o sequel sa Noli Me Tangere at tulad sa Noli, nagdana si Rizal ng hirap habang sinusulat ito at tulad din ito, nakasulat ito sa Kastila. Sinimulan niya ang akda noong Oktubre ng taong 1887 habang nagpa-practice ng medisina sa Kalamba. Gayunman, may mangilan-ilang sanggunian ang nagsasabing na simulan niyang isulat ito sa London habang tinatapos pa niya ang pagsusulat ng Noli Me Tangere. Kung pagbabatayan naman ang talambuhay ni Dr. Rizal, tumataliwas ang pahayag na ito dahil hindi man lamang nabanggit ang London sa mga bayang pinuntahan ni Dr. Rizal habang sinusulat pa niya ang kanyang unang nobela. Ayon sa aklat na Rizal's Life, Works and Writings ni Ginoong Gregorio F. Zaide, sinimulang isulat ni Dr. Rizal ang unang mga kabanata ng Noli Me Tangere sa Madrid, Espanya noong taong 1884. Ipinagpatuloy niya ito sa Paris, Pransya, maging sa Wilhelmsfeld, Alemanya sa mga buwang Abril hanggang Hunyo at tinapos sa Berlin, Alemanya sa huling mga buwan ng taong 1886 at ipinalimbag sa Berliner noong 29 ng Marso taong 1887 sa halagang 300 para sa 2,000 kopya. Samantala, ipinagpatuloy naman niya ang pagsusulat ng El Filibusterismo sa Paris, Madrid at Biarritz, Pransya. Mapapansing iba-ibang lugar ang napuntahan ni Dr. Rizal habang sinusulat pa niya ang kanyang mga nobela. Para sa Noli Me Tangere, ang mga dahilan ay may kinalaman sa kanyang pamamasyal sa iba't ibang bansa at sa kanyang propesyon. Samantala, mula sa Biarritz, Pransya, kung saan niya tinapos ang pagsusulat ng ikalawang nobela ay lumipat naman siya sa Ghent, Belgium dahil sa dalawang bagay. Una, makaiwas kay Suzanne Jacobi na kanyang sinisinta ng mga oras na iyon at ikalawa, higit na mababa ang halaga ng palimbagan sa nasabing lugar. Tanong, bakit niya iniiwasan si Suzanne Jacobi sa sandaling iyon kung tunay niya itong sinisinta? Sa kabila ng silakbo ng pagmamahal, kinakailangan niyang pigilin ang kanyang damdamin kay Suzanne Jacobi alang-alang sa maalab niyang pag-ibig sa Pilipinas. Isinakripisyo ni Dr. Rizal ang kanyang nararamdaman sa isang babae, ang kanyang personal na pangangailangan, dahil higit na kailangan siya ng kanyang mga kababayang patuloy na nagtitiis sa panlalapastangan ng mga Espanyol. Dahil na rin sa nagsilbing aral para sa kanya ang masaklap na mga karanasan sa pagpalalathala ng Noli Me Tangere, nanirahan siya sa masikip na kwarto ng kanyang kaibigang si Jose Alejandrino para lamang maipalimbag ang kanyang El Filibusterismo sa F. Mayer Van Loo Press No. 66 via Anderen Street, Ghent, Belgium. Ayon sa isa sa mga anekdota ni Jose Alejandrino para kay Dr. Rizal, labis-labis ang pagtitipid na ginawa niya para lamang maging matagumpay ang pagpapalimbag sa El Filibusterismo. Ayon kay Ginoong Alejandrino, sangayon sa aklat muli sa Rizal's Life, Works and Writings ni Ginoong Gregorio F. Zaide, ang tinutuluyan nilang apartment ay may sariling kantin,
pero sa halip na kumain doon dahil sa mas mapapamahal sila, ay bumili na lamang si Rizal ng isang latang biskwit at ilang kape para sa mga almusal nilang dalawa sa loob ng isang buwan. Ang ginawa pa ni Dr. Rizal, hinati niya ng pantay para sa kanilang dalawa ang mga biskwit. Si Ginoong Alejandrino, dahil sa hindi nakasusunod sa kanyang rasyon o kung ilang biskwit lamang ang kanyang kailangan kainin sa isang araw, ay halos maubos na ang kanyang mga biskwit sa loob lamang ng kalahating buwan. Samantala, si Dr. Rizal ay nagawa mismong tipirin ang sarili sa pagkain para lamang maipalimbag ang kanyang nobela. Subalit sa hindi magandang palad, tulad sa mga nangyari sa kanya habang ipinapalathala ang unang nobela, muli na namang kinapos sa salapi si Dr. Rizal. Naubos na ang perang nakuha mula sa pagsangla niya sa kanyang mga alahas. Hindi lamang malinaw kung may kinita siya mula sa mga pinagbilhan ng kanyang unang nobela. Muli na naman siyang humingi ng tulong sa kanyang mga kaibigan, ngunit natagalan bago dumating. Kaya noong ika-6 ng Agosto taong 1871 ay itinigil ang paglilimbag sa nobela na nooy nasa ika-112 pahina na. Hindi nagtagal, tulad muli sa mga nangyari habang ipinapalimbag ang Noli Me Tangere, ay dumating ang salaping kailangan ni Dr. Rizal mula sa isa sa kanyang mga kaibigan na si Valentin Ventura na nooy nasa Paris. Sa tulong ng subo ng Diyos, ang 2 nobela ni Dr. Rizal ay natapos sa pagpapalimbag noong 18 ng Setyembre taong 1871. Ang El Filibusterismo ay binigyan ng iba't ibang saling pamagat. Sa wikang Ingles, ito ay isinalin bilang The Filibustering. May salin din ito sa wikang Ingles na ang pamagat ay The Reign of the Greed, na tinumbasa naman sa wikang Tagalog na ang paghahari ng kasakiman. Sa ibang aklat sa wikang Ingles, ito ay The Subversive, na ang salin naman sa wikang Filipino ay ang Subversibo. Ano man ang pamagat, ang salitang Filibusterismo ay nanggaling sa salitang Kastila na Filibustero, na hiniram naman sa salitang Pranses na filibustier. Tinutukoy sa sumusunod na kahulugan, pirata or pirate, isang taong mangingikil ng buwis o pag-aari ng iba or plunderer, at isang taong may kinalaman sa rebolusyon o pumupunta pa sa ibang bayan para suportahan ang isang pag-aaklas or freebooter. Ayon mismo kay Dr. Jose Rizal, na mababasa rin sa ginawang introduksyon ng kaibigan niyang si Ferdinand Blumentritt para sa kanyang 2 nobela, ang filibustero ay nangangahulugang mapanganib na taong makabayan, mamamatay kahit na anong oras. Ito ang kontekstwal na pagpapakahulugan ng mga Espanyol at ilang Filipino noon na nakaaalam ng salitang ito. Unang pagkakataon na narinig ito ni Dr. Rizal ay noong binitay ang 3 paring martir dahil sa pagkakadawit sa Cavite, mutiny. Labis-labis na pagkabalisa ang idinulot ng salitang ito sa mga Pilipino, maging sa mga nakapag-aral, dahil ito ay parang parusang bigla na lamang ipapataw ng mga Espanyol sa kung sino mang Pilipinong nais nilang mamatay. Dahil dito, ipinagbawal mismo ni Francisco Mercado, ama ni Dr. Rizal, ang pagbanggit ng mapanganib na salitang ito, maging ng mga salitang Cavite at Burgos. Isa sa 3 paring martir na kaibigan ng kapatid ni Dr. Rizal na si Pasiano, dahilan para kakaunti lamang ang nakaaalam ng salitang ito. 11 taong gulang pa lamang noon si Dr. Rizal nang masaksihan niya ang kalunos-lunos na pagbitay sa 3 paring martir, ang Gumburza, na sina Mariano Gomez de Los Angeles, Jose Apolonio Burgos y Garcia, at Jacinto Zamora y Del Rosario. Marami ang nalungkot at marami ang nagalit dahil pinatay ang 3 paring inosente na dinawit lamang sa Cavite Mutiny. Ang Cavite Mutiny ay ang pag-aaklas noon sa Cavite ng tinatayang 200 pinagsama-samang manggagawang Pilipino at lokal na mga sundalo dahil sa sapilitang paggawa o polo y servicio at pagkakaltas ng buwis ng mga Espanyol sa natatanggap nilang bayad. Gayunman, ang pag-aaklas na ito ay hindi naging matagumpay dahil lahat ng nagsipag-aklas ay hinuli, pinarusahan at pinatay. Sinuman ang sumubok na sumuporta at tumulong sa pag-aaklas ay parehong kapalaran ang sinasapit.
Dahil sa maraming Espanyol, lalong-lalo na ang mga praile ang galit at naiinggit sa Gumburza, idinawit nila ang mga pangalan ng tatlong pari bilang mga filibustero. Sila ay binitay sa pamagitan ng garote sa Bagumbayan. Ngayon ay Luneta Park, noong 17 ng Pebrero, taong 1872. Ang karumal-dumal na pangyayaring iyon, kahit maraming taon na ang lumipas ay kumintal sa isipan at bumiyak sa puso ni Rizal, kaya ang Gumburza ang kanyang pinag-alayan ng pagsusulat ng nobelang El Filibusterismo. Ano't anuman, nang isulat ni Dr. Rizal ang dedikasyon sa nobela, ay nagkaroon ng kaunting pagkakamali ang bayani. Sa kanyang orihinal na sipi, naisulat niya na binitay ang Gumburza noong 22 ng Pebrero taong 1872 at hindi 17 ng Pebrero taong 1872 na siyang talang pangkasaysayan. Maging sa pagsasama ng edad ng tatlong paring martir ay nagkaroon ng dalumat. Si Mariano Gomez, na namatay sa edad na 72, ay nailahad ni Rizal na 85 taong gulang. Si Jose Burgos, ayon sa bayani, ay namatay sa edad na 30 pero ayon naman sa mga historiador ay 35 taong gulang. At si Jacinto Zamora naman ay namatay sa edad na 36 pero ayon kay Rizal ay 35 taong gulang. Tulad sa nabanggit sa unang bahagi ng tekstong ito, naribisa ni Dr. Rizal sa London ang halos lahat ng naisulat na niya sa ikalawang nobela noong taong 1888. Tulad sa nabanggit sa unang bahagi ng tekstong ito, naribisa ni Dr. Rizal sa London ang halos lahat ng naisulat na niya sa ikalawang nobela noong taong 1888. Ito ay may kinalaman mismo sa kanyang naging inspirasyon sa pagsusulat, ngunit naiiba sa mga inspirasyon ng ibang manunulat. Ang kanyang masasakit na karanasan sa totoong buhay, dahilan para maging mabigat ang mga emosyon at mga pangyayaring mayroon sa El Filibusterismo. Ang mga ito ay ang mga sumusunod: ang pagmamalupit ng mga paring Dominico sa mga magsasaka sa Kalamba at sa kanyang pamilya, matutunghayan sa Kabanata 4. Ang pagkamatay ng dalawang Filipino sa Madrid na sina Felicissimo Gonzales at ang mga kaibigan niyang si Jose Maria Panganiban, ang away nilang dalawa ni General Antonio Luna dahil sa isang babae, si Nelly Busted. Ang tunggalian sa pagitan nila ni Marcelo H. Del Pilar sa pamumuno ng samahan ng mga Kastila at mga Filipino sa Espanya. Mababasa sa unang bahagi ng nobela ukol sa pagpapatayo ng Akademya ng Wikang Kastila at ang pagpapakasal ng kanyang kasintahang si Lino Rivera sa isang inhinyerong Ingles na si Henry C. Keeping. Matutunghayan sa huling mga bahagi ng nobela sa kabanata kung saan nagpakasal si Paulita Gomez kay Juanito Pelaez. Tulad sa Noli Mi Tangere, ang ilang tauhan sa nobelang ito ay hinango mismo ni Dr. Rizal sa tunay na buhay. Ang ginagalang na paring Pilipino na si Padre Florentino ay walang iba kundi si Padre Leoncio Lopez na malapit na kaibigang pari ni Dr. Rizal. Si Isagani ay si Vicente Ilustre na isang makata. Si Paulita Gomez ay si Lino Rivera, ang pinsan ni Dr. Rizal na naging kasintahan niya. Si Lino Rivera din si Maria Clara sa Noli Mi Tangere. Mapapansin na magkaiba ang mga katangian ni na Maria Clara at Paulita Gomez, pero pareho lamang hinalaw sa iisang tao. Si Simon, ang pangunahing tauhan, ay walang iba kundi si Simon Bolivar, ang tagapagpalaya ng Katimugang Amerika mula sa pananakop ng Espanya. Si Padre Salvi ay si Padre Antonio Piernavieja. Si Doña Victorina ay si Doña Agustina Medel at si Kapitan Tiago ay si Kapitan Hilario Sonico. Ang El Filibusterismo ay isang nobelang politikal na isinulat ni Dr. Jose P. Rizal. Ayon sa kasaysayan, kung ikukumpara ito sa naunang nobela ni Rizal na Noli Mi Tangere, mas malaki ang naitutulong ng El Filibusterismo sa mga Pilipino, partikular sa mga Katipunero, sapagkat ang akdang ito ang nag-udyok at nagbigay ng lakas na loob sa mga Pilipino na maging bihasa sa pagkamit ng tagumpay at matamo ang kaligtasan sa sariling pagsisikap.